Papausukan natin. Para ako malma. Oh, dahil pulot oh. Yeah, dami. Yan, tayo ay magpupuhag ng ating pukyutan. Ito ay baka marami ng pulot. Matagal natin hindi napupuhag. At tayo mag-i-split na rin. Atin ang pupuhagin. Ito yung stingless bee. Hindi naman sila nangingisot. Kaya lang ay nakagat. Hindi naman kasakitan. Para lang masakit pa ang kagat ng langgam. At nasumusuot din sa butas ng tainga, sa ilong. Kaya maglalagay din tayo ng bisuit para safe tayo. Hindi tayo mapapasukan sa tainga at sa ilong. At hindi rin tayo makakagat. Minsan masakit din makagat sa liig. At nasuksok sila sa buhok. Nagkukulot siya. Kaya kung tawagin ito dito sa amin ay lukutan. Dahil nalulukot siya sa buhok. At nag-iiwan siya ng malagkit. Magsusuot tayo ng bisuit para safe. Hindi tayo makakagat. Ito ang ating gagamitin. Bisuit. Para hindi tayo makagat dahil nangangagat ang mga lukutan. At atin ang kukunin yung ating lukutan. Pa tayo ng kaunting pausok para medyo sila kumalma. Papakalmahin natin sila. Papausukan natin ng kaunti para hindi sila maging aktibo masyado. Medyo papausukan natin para kumalma. Mabigat na. Madami na itong laman. Ito mga gagamitin. Dalagyan natin ang pulot. Ito. Saka dito tayo maglilipat. Itong ating i-split. At ilang bubuksan. May bukasan ito sa likod. Oh, dahil pulot oh. Ito, mga honey niya, honey. Yung honey. Honey pot. Para siyang paso. Yan, mga honey. Ito yung kanyang mga brood. May mga brood siya. Yung ating split, yung kanyang mga brood. Doon sa isa nating lagayan. Dito natin ilalagay. Kukunin natin maingat. Dapat hindi mababasa ng honey yung kanyang brood.
Ating itatransfer. Kinakailangan meron siyang queen cell para magkaroon siya ng bagong reyna. At talagyan din natin sila ng kaunting pagkain nila. Maglalagay tayo ng pollen at saka kaunting honey. Ito yung mga pollen, oh. Yung pollen, niya yung kulay yellow. Yan, yellow pollen. Pero puro honey siya ngayon, puro honey. Daming honey. Lagyan natin sa loob. Yan, ito puro honey, oh. Yeah, dami. Yan, napakadaming honey, oh. Itong ating unahin, taas. Hindi talaga maiwasan yung merong mamamatay sa kanila. Dahil napapadikit dun sa kanyang honey. Yan yung kanyang pollen, yung may kulay yellow. Yung nilipat natin, lagyan natin ng pollen tsaka honey para kanilang pagkain. Yung mga pollen, oh. Maganda yan sa manok. Mga nagsasabong, maganda ang pulin dahil si mayaman sa protina. Ito puro pulin na pala yun, no? Wala tayo nalagyan ito, pulin. Ayun, ito mga pulin. Yan yung pinapa inom sa manok.
Hindi natin kukuhain lahat para sila merong pagkain pa. Nag-split lahat tayo para meron tayong panibagong beehive. Dalawa na siya para sa susunod. Madudubli na uli. Lagyan natin ang takip ng ating bagong split, bagong lipat na colony. Lagyan natin ang tape. Kukuha tayo sa kanyang entrance para maamoy na yung entrance. Saka nalagyan natin yung butas. Lagyan natin itong butas yung bago nating hive. Para maamoy nila yung daan nila. Yan, napasok na sila oh. Ito ang ilalagay natin doon sa pinanggalingan nito. Para yung mga nasa labas, dito na siya babalik. Ito na may strong colony na. Ito ang ilalayo natin doon sa ating pinagkuhaan. Yung mga naiwan na galing sa pangunguhan nila ng honey tsaka ng pollen, wala yung kanilang bahay at ating dinado para puhagin, ipapalit natin itong bago nating transfer para dito sila pupunta para lumakas yung colony ito. Yan, dyan na sila pupunta. Ito naman, yung ilalagay natin dito sa kabila. Ito yung kanyang pollen. Ihiwalay natin. Ito, mayaman ito sa protein, ang pollen, ito ay magandang vitamins. Yung ating honey. Yan, masustansya ang honey ng lukot kasi dun sa honey ng isukan o yung liguan. Yung sinasabi natin yung Apis cerana, mas masustansya ito. Itong Tetra gonula beroi ang lahi nitong ating lukutan. Yung ating honey.
Lagyan natin sa garapon. Ito yung masustansya. Binibili din ng mga magsasabong. Ito kinikilo. 1,000 ang kilo ng ating pollen. Pinapakain nila sa manok na panlaban. Pero sa tao, ito yung maganda rin. 3 piraso o 2 piraso isang araw. Medyo maasim lang ang lasa ng ating pulot lukutan. Dahil ito ay may halong pollen. Yan, ito yung ating nakuhang honey doon sa isa nating colony. Yan o. Puno. Awa kung ilang pilisin ito. Tapos, meron pa tayong sinasala. Sa iba nating lalagyan, ilalagay dahil puno na dito. Atin na itong tatakpan. Ito yung ating bagong split, yung ating bagong lipat. O, marami na siyang mga lukot na pumupunta. Yun naman yung ating pinuhag, yung ating pinagkuhaan nung honey. Ito siya, o. Meron din siyang mga nasa loob. Yun yung isang bagong lipat natin.